Hello guys, what is up? It's Dexter from Dexter Plays PH. At sa video na to, pag-uusapan natin ang isang subject, which is paano ba magpa-level up ng mabilis dito sa game na to. Well, as of now, ang pinakamabilis pa rin na napansin kong way is through portal at saka magic square. Dito kasi sa Magic Square na to, no, ang drawback lang is dalawang beses lang tayo makakapasok dito. And for every pasok natin, 30 minutes yung time limit natin para makapunta doon. So pwede naman ditong pumunta sa Space Time Shop at kung ano-ano mga bagay ang pwede mong bilhin dito. Pero, kagaya nito, no, Epic Unicorn Slices, Epic Flower Oil, itong mga to, para to sa mga ano, pag-upgrade mo ng mga items, mga skills, mga constitution, or kung ano-ano man, di ba? Itong mga inner force. So, more or less yung mga kailangan mong i-upgrade sa game, pwede mong makuha doon. Pero yung ticket, there are ways to get it, pero as of now, nagre-reset lang siya every day. 12 o'clock midnight. Okay, so bago ka pumunta sa Magic Square, ano ba yung mga kailangan mo gawin? For now, no, ang gagawin mo, kunwari punta ka sa Beachon Castle, para at least alam mo kung paano pumunta dito, no? Kunwari galing ka sa global map, Beachon area, Beachon Castle, tapos Potion Merchant. Kasi ang una mong pupuntahan is yung Potion Merchant nga. So first na i-ready mo, potions mo. Dapat meron kang enough na potion, so bibili ka dyan. Kunwari ganyan, di ba? Nabili na ako. Ako, meron na kasi akong potions. Pangalawa, check mo yung inventory mo. Kailangan mo bang mag-iwan dito sa private warehouse? Kasi ayaw mo namang pupunta ka dun nang wala ka ng inventory. Kagaya nito, di ba? 192. So, sobrang punong-puno na yung ano ko, inventory. Iwan ko na lang muna dito sa inventory yung items ko. So, ayun, nilipat ko na. May 33 over 150 nang laman yung stash ko. So, okay na muna siguro yon para hindi tayo masyadong magtagal. So, after nun, anong next na ipe-prepare mo bago magpunta sa Magic Square? So, ang pipindutin mo ngayon is ito. Okay? I mean, ito. Yung bag mo. Tapos, puntan mo dito sa mga items mo dito. Check mo ngayon itong mga tinatawag nating cordial. Itong cordial na to, merong bibigay sa'yo na 15% experience gain for 30 minutes. So, rare. Kapag naman, itong mas mababang klase, asan ba yun? Drop rate. Wala na yata ako ng mas mababang klase niya eh. Pero ito kasi rare, di ba? Ito, meron yung mas mababang klase dapat. Ito, wala na nga. So, mas mababa rin lang yung bigay niya. Ito, epic. Ito, mas mataas ito. 30% for 30 minutes. So, pwedeng gamitin mo pati dun sa popper o kaya sa XP. So, yon. Pangalawa na bonus sa XP natin is ito. Pag kinlik mo yan, di ba? Yung vigor na tinatawag. Itong vigor na to, pwede mong i-recharge dito using your items na binibigay naman to sa dailies kung hindi ako nagkakamali. No? So, use mo yan. Gagana na yung XP, yung timer na yan. Another way of increasing this is kapag kumukuha ka ng mga items na pumapalo ng mining o kaya yung mga herbs, ganun, kinukuha mo, tumataas din yan. Pati yung pag-meditate, di ba? Yung pagkuha ng mana, tumataas din to. 10 seconds per successful na kuha. So, yun siya. So, next na gagawin natin is kung mag-start ka pa lang at mababa yung gear score mo, ang advice ko, eh pumunta ka dun sa Magic Square nang may kasama. So ngayon may kasama na pupunta dun. 18k yung kanyang power score at tayo naman 21k. So more or less nandito tayo sa level na time na nagpapa-level pa lang tayo. Tama kasi ang goal nga natin mag-level 40. So ayan na. Teka, palabasin natin yung mga pangalan natin para masaya. So ayan. So, let's go! Punta na tayo. Tara, Rainier. Let's go. Let's go. So, mga Smurf. Smurf gaming kami ngayon, guys. Para at least makita nyo yung ano, no? Yung pagpasok ng XP. So, mamaya ko activate yung ano, yung aking cordial. So, una natin gagawin is maghahanap tayo ng place. Pareho kaming maghahanap.
So anong goal natin? Level 2, level 1? Right, level 2 ata. Level 2. Oh, ito, nandito ako sa level 2 ngayon. Pwede dito sa akin. So from here, ang gagawin natin is isesend niya sa akin yung party leader para pwede siyang mag follow party leader, no? So hopefully naka-unlock na sa kanya yung follow party leader. So ayun na, nandito na siya. So pwede na nating banatan to. And bago ko banatan, gamitin ko na tong cordial ko, di ba? Kunwari, yan, oh, use ko na yan. Tapos pwede na, hit-hit na kami. So from here, ang gusto nating gawin is mag-check muna, no? Check muna tayo kung kaya natin. Kasi first time namin magsasama gamit yung ano, characters na to, eh. At sa level 2, di ba? Yan. So next na gagawin natin dito is pwede na tayo mag-lure. So lure-lure tayo ng enough na monsters. And yan. Para hindi sayang yung mga resources natin, no? Kunwari ganyan, o. Pwede na nating i-auto for a while. Kasi di ko naman talaga kabisado pa tong character ko. Yan. Kung may heal to, Taoist. Okay. So basically, ganyan lang yung routine, guys. Mag-iikot-ikot lang para mag-lure. And makikita nyo yung XP na nakukuha natin, 365. Ngayon, kung magso-solo ka, at titignan mo kung anong level ba yung gusto mo. Like makikita mo dito, chamber 2. So yun yung tinatawag naming level 2 na ano na pwesto dito sa Magic Square, right? So hanggang chamber 3. Pwede ka makahanap ng chamber 3. So kung ikaw magse-start pa lang, pwede mong simulan sa chamber 1. Hanap ka lang. Tapos kung kaya, makikita mo kung solo ka naman kasi mas mataas yung XP niyan for sure. Eh. Yun nga lang, i-check mo kung kaya. Nung ako kasi naalala ko dati nung mababa yung gear score ko, medyo talagang mas mahirap mag-survive. Yan. So sa XP natin na 365, feeling ko kung ikaw mag-isa lang, mas mataas yan talaga. Kasi walang shared. Ayun, nag-level up na tayo. From level 32. So, tignan natin kung ilang levels ang miaakyat natin dito, guys, no? So, tatry kong mag-lure naman galing sa kabilang side. Para mag-meet na lang kami papunta sa gitna nung kasama ko. Hopefully, kaya nating i-sustain yan. Ultihan natin. So, ganon, diba? Pag nilure nyo, at least sulit yung manang ginagastos nyo this time. Pwede ba akong magtanggal nitong close-up? At wide, manual, yan, wide. Tsaka mas malaki XP nung boss. Yung boss. So, nagsuspawn lang yung boss ba? Depende rin eh. Hopefully, kung may makuha tayong boss, di ba? Yung kanina, boss yun. Yung kulay gray na malaki. Oo. Ba yun o gray? Blue basta na gray. Basta yung malaki. Yun. So, mas maganda dito kapag nandito nga sa Magic Square, hindi mo lang iiwan na autopilot yung character mo. Although, pwede naman autopilot kung busy ka talaga. Yun nga lang, hindi mo mamamaximize yung XP. Yung lure. Yung lure kasi ang importante dito eh. Yun yung dahilan ba't yung ibang tao, kaya nilang mag-level 40 in 2 days. Bukod sa paggamit nila ng Magic Square, syempre may mga iba pa silang activities na ginagawa para magpa-level up. Pero malaking factor talaga ang Magic Square. So it's one of the best ways na mag-level up. Bukod dun sa paggawa nung ng mga quest. Kasi may XP rin na nakukuha dun sa mga ibang activities naman. So dito mukhang nauubusan kami ng kalaban . Hindi natin kaya mag-level 3, no? Hindi. Masyadong level masakit. 30. Masyadong masakit, oo. Oo, masyadong masakit na. So, hanggang level 2. So, ano pa ba yung mga ibang laman ng lugar na to? Dito sa Magic Square, pwede ka rin magkaroon ng pagmina ng Dark Steel. May mga rooms na ganun. May mga rooms din na
pang-harvest mo ng mana. Tama? Mana ba tawag doon? Or energy? O ano bang tawag doon? Energy, so, energy. Yun, energy pala. Yan, yan. Energy, may halaman. May treasure din. Yung yun. Treasure box. So, may mga kung ano-anong content din dito sa Magic Square. But for now, feeling ko ang pinaka-the best use ng pagpasok sa Magic Square is magpa-level 40. So, paulit-ulit lang to, guys. Like any other... Mag 40 ka na maganda mag... Magmina ng Dark Steel din. Pag... Pag yun na, pag 40 ka na kasi ano na eh. Oo, oh, le- parang ang nakukuha na parang 300. Level, eh. 300 Dark Steel, parang gano'n. Malaki din yung bigay. Yun. So, may advantage yung pagpasok dito kapag level 40 ka na. Mag-iiba na yung meta. Kumbaga, yung paggamit mo ng 2 times a day na passes mo dito. So, sa 21,000, almost 22,000 na gear score or power score, pag may kasama akong kaparty, kakayanin naman pala natin sa ano level 2 chamber. Pwede kong ipindot pala to para makita ko yung status ng kasama ko. Heal. Tignan natin kung lalabas yung heal ko. Tagal naman lumabas yung heal ko. Sobra lang talaga kumain ng mana tong mga hero natin, no? Character natin, no? Nakita nyo yun, guys. Pero lakas mag-DPS nito, parehas. Mabilis natin mag-clear ng wave. Hindi nga. Feeling ko may pumuntang ano sa'yo, eh. Meron nata. Hindi ko lang napansin. Baka nabawasan ako kasi sa lore. Yan natin. Yun ang dahil lang ko ba't pinili ko tong Taoist na ano eh. Sub-hero. Or alt. Oops. Uy. Ba't hindi ako naglulure? Yun guys. Oh, medyo hindi ako naging efficient dun. So yun. Paulit-ulit lang to. And from here, check mo na lang pag tumataas yung gear score mo kung pwede ka nang umakyat sa ibang ano, sa ibang level. Sa ibang chambers. What a chamber. Tapos ang pagkakaiba pala nito, yung goblin tsaka yung ano, mas maraming gold na nakukuha pag yung goblin. Ah, o yung copper. Ito mas maraming XP naman, o. Oo, tama. Yun pala, isang magandang idea rin yun, guys. Buti na paalala mo yun. Kasi ngayon, di ba, XP talaga yung kailangan natin. Pagpataas kasi ng XP itong mga kalaban na to. So, dito tayo. Pag napansin nyo, yung mga gold, yung kalaban, parang mga gold goblin eh. Mukhang gold yung kulay nun, no? O copper. Ganun yung itsura nila, kulay pera. Kulay ito yung boss, may drop na item. Ayan. Okay. So, ultihan natin. O sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung mga combo ng character na to. Ayun o, may item na nasa ulo. Oo, depende kung sinong makakakuha sa ating dalawa. Dalawa naman yung boss, o. Oh. Yan. Tama, boss din yung isa, di ba? Oo, boss silang yung... Kaso walang item drop yung iba. Oo nga, walang pinapakita sa ibabaw. Yun. Ulit, at least nakakatayo tayo. Ang feeling ko talaga sa game na to, guys, hindi mo naman kailangang damitan yung character mo ng paid items. Advantage lang yun ng konti, pero kaya pa rin habulin yun ng ano. Uy, sa akin napunta yung boots. Nice. Kayang habulin ng free-to-play item yan. Ay, free-to-play gaming. So, itong account na to, free-to-play naman to eh. So, itong dalawang account natin, free-to-play lahat to. Oo. Kasi yung mga rare items, guys, pwede nyong makuha yon sa mga raids. Raids, yung mga first time clear, basta once na maabot mo na first time mo maklear yon, eh makukuha ka ng ano, mga rare items. So, ang advantage lang talaga ng ano, bibili ka, eh, mapapaaga. Kumpleto ka agad yung set mo. Kung talagang, ano, kakaririn mo yung paglalaro, feeling ko, magiging sulit siya. Pero kung hindi kin naman, ikaw yung tipong magbababad sa laro. Like, kagaya ko,
hindi sulit yung pagkuha ko ng items, feeling ko, dahil hindi ko binababaran yung laro dahil busy. So may damit nga yung character mo, ang problema nga lang hindi nagagamit, so wala rin, di ba? So ganun, depende na lang talaga sa'yo kung ano yung style mo sa gaming. So may mga ibang ways naman kasi para magpalakas din, di ba? Minsan ang i-check mo lang talaga lagi ito eh. Pag-click mo na ito, di ba, makikita mo kung ano yung mga possible na pwede mong gawin, like training, inner force, para lumakas ka, di ba? Hanapin mo itong mga ingredients na to. Click mo yan, click mo yung source. Dito, mahanap niya yung mga ingredients niya. Ayan. So, kada pupunta mo dito, no? Ano pa ba? Sa mga raids din, di ba? May mga... sa boss raid. Usually, boss pag raid. First timer kang mag-boss raid, malaki yung chance na makakuha ka ng rare na weapon. Yun. Parang yung ka-guild natin kahapon, first time niyang mag-raid. Sumabay siya sa amin. Yun, nakakuha siya ng rare na weapon. Tuwang-tuwa siya, mag-raid daw siya ulit agad. So yun talaga, ito ang huwag niyong imimiss na mga activity dito sa game na to. Raids, yan, boss raids. Kasi makikita nyo dito naman yung items na pwede nyo makuha eh. Yun nga lang, may mga ano, may mga limit talaga. Diba? Wait. Pagkatapos mag-lure, tsaka tayo babalik dun sa ating daldalan at explanation. So ito pala yung time, kung ilang minuto na lang yung itatagal nung ito, tong instance nyo sa Magic Square. Pag pinindot natin yan, ito yung mga loot. Loot obtained from the Magic Square. So far, ito yung mga nakuha natin, di ba? Ito. Rare Moon Shadow, Rare Quintessence. Ito yung mga gamit nila kung para saan sila. Description. Yan yung mga ingredients ng rare weapons ko eh. So, rare weapons, para makraft natin sila, magandang nagpupunta ka rin talaga dito. Kasi pag tinignan mo, forge, craft, diba, legendary, ay rare, ayan o, nakikita mo dyan. So ito, kailangan natin, kunwari, yan, diba, pero hindi ko pa kaya. Na request, hindi ko pa rin kaya. Di dyan. So para makapag-craft tayo naman ngayon, ganun lang, mag-check ng requirements. So ito, lure-lure muna ulit. So kita nyo, 45% na, diba? So, pwede nyo rin isolo guys ang run ng Magic Square. Tinry ko rin naman yon, yung mag-isa ka lang. Yung bilis nga lang ng pagpatay ang titignan mo kung sulit ba sa oras mo. Kasi syempre depende sa kung ano, di ba, kung sino yung kasama mo. Geared ba yung kasama mo? Or alam nung kasama mo yung ginagawa niya? Mabilis ba kayo mag-clear? So maraming mga factors din eh. So kung sakali na mag-isa ka lang na ano, wala ka namang makakasama, pwede pa rin. Tignan mo lang kung saan talaga yung difficulty na kaya mo. Chamber 1, 2, or 3 ba, di ba? So for example, dun sa main account ko, ayokong mag-solo ng chamber 3. Kunwari lang. Dahil makunat, hindi ko masyadong maiwanan yung character ko. Di kagaya dito, pwede kong medyo iwanan, di ba? So gusto ko, pupunta na lang ako sa mas madali. Chamber 2. Ito, may boss ulit dito sa gilid natin. Uy, ano to? May malaking monster. Magic Square King Bullfiend. Ayun. Tara. Ano kayang dadrop nito? Opya. Madamot to mag-drop eh. Madamot ba mag-drop yan? Oo. XP lang ata to. Malaking XP. Tara, titignan natin ngayon guys. Sakto rin, no? Nagpakita siya sa video. Sama. At least, diba? May laman yung content natin. Buhay pa siya. Ito yung mas ano, no? Mas malaking boss, kumbaga. Dun sa ano, maliliit. So, ilan yung binigay niyang XP? Ito pa lang. Mamatay pa lang sa yan, no? 1,000. 1,000. Ah. Pag okay. Solo mo yun, mga nasa 2,000 siguro, ganun. Oo, tapos 700 plus yung isa. Oo. Oo, tama. Yung blue. Okay. Kaya ano yung blue? Tapos marami ring binigay na ano eh, na pera. Mga 500 copper yata yun eh.
So ito guys yung saka kung may drop na weapon nakalagay talaga sa ulo nila yung bounty. Ha? Ah, kapag may item may, no? Oo, may bounty sa ulo nila. Mm-mm. So ito guys, pwede ako mag-upgrade sabi niya, pero parang mas gusto ko ito. Hanapan ko ng ganyan. Pero hindi ko pa alam kung alin yung available sa account na to, no? Kaya hindi ko pa naiikot talaga. So ang idea lang naman is dapat may enough ba ako na pang-enhance ng skill ko, right? Kunwari, ang goal ko is ito, di ba? Tier 3. Hanapin ko siya, yung source. May enough ba na mission na nag-aantay sa akin? So, dadalawa na lang to. Dalawa yung bibigay nitong isa. Just click mo yan, yan. Di ba? Dalawa rin. So, apat lang yung possible na madagdag sa akin pag umabot na ako sa mission na yun. O pinakamaganda rin talaga kikilalanin natin yung ano yung skills. Kasi mahirap din kumuha ng mga tome, no, Rainier? Mahirap, kuya. So kailangan may ano, may plano rin yung pagkuha mo ng ano, skills. Yung ano, kaya yung una kong character medyo chapsoy yung pagkakakuha ng skills. Although okay lang dahil medyo may finocus naman akong isa doon eh. Isang skill lang yung gale force. Pero mag-grind mo naman yon, kasi may mga ano din, may mga monster din na nagda-drop ng mga tome. Ayun. Hanapin mo nga lang yon. Titignan mo yung source ng item, gano'n. Oo. May kung saan yung may nagbibigay. Sa atin dito. Kaya nga eh, nanahimik tayo dito eh. Yun lang, diba? Sumingit na guys. Dami nga nila eh. Biglang dami. PK natin, tol. Wag. Wag mong gagawin yan. Joke lang yun, guys, ha. Matuto ka sa akin. Na-PK niya yung ano, eh. Pinagtulong-tulungan si Rainier nung minsan dun sa main niya, eh. Pinagtulungan may, nila ako, pero may sumingit na, ko sila na hindi pa siya hinihit. Ganun siguro yun, di ba? May sumingit na hindi pa naghihit sa'yo. As napatay mo sila. Napatay ko sila lahat, tapos isa-isa. Usually, pag bully kasi yung mga Thailander ngayon. Oo. Oh. Pag kunwari natalo sila, magtatawagin nila yung mga clan anong members nila para romes back. Oo. Oh. May ang dami kong pinatay. Dito tayo sa kabila, kuya. Tara, tara. Ay, hindi. May nagpipigay siguro dito kaya lumipat sila. Punta ako sa dulo. Tingnan natin yung dulo. Sa dulo. Dalawa lang yun nandito sa dulo. Saan tayo? Gitna o dulo? Gitna na lang. Mag-isa niya dito. Sige. Okay. Huwag lang na tayong ipipik. Ayan na kaagad natin to. Ay! Hindi pala naka-auto-aim. Nanggal ko yata yung auto-aim. So, meron kasing auto-aim dito guys. No? Pag pinindot nyo tong cogwheel na to. Ayun naman, naka-auto-aim naman. Ba't hindi ako hindi umatake ng auto? Weird. Ba ako nakaharap nun? So, nag-fail lang talaga ako dun, guys. Kasalanan ko yun. Hindi kasalanan ng computer pala. Can get an achievement reward. Ayan. Great. Thing. Okay. Ba pwede natin gawin para lumakas pa tong character natin? Hindi ko pa to na bubuksan kung ano man yung mga dapat bubuksan eh. Mga items or what. Summon, ganun. Yung enchantment pala ng regular ko yun. Pwede mo silang i-enchant per day na libre, ganun. Enchant. Enchant. Ibig sabihin device. Parang may bumabalik yung ginamit mong pang-enchant. Kasi yung sa quest. Oh, pero pag normal lang, pag epic na, hindi yun eh. Ah, gets ko na. Ibig sabihin niya. Okay, tama guys. So ganito. So sa enchanting, di ba meron kang tasks or daily tasks? Sabi niya dito, enchant. Asan ba yun? Start crafting. Ito, enchant equipment. Ang enchant equipment, 2,000 na copper tsaka 1,000 na dark steel. So, yun siya. 1,000 na dark steel. Ang magagamit mo, identification scroll. So, ang identification scroll, nadadrop naman siya eh. So, pwede ka magpunta doon, pwede mo rin makuha yun sa raid. So, basically, yung dark steel mo, nare-refund.
Diba? Tama, Rainier? Oo, oh, yun yung maganda doon. Refund. So, halimbawa, ito. Craft. I mean, craft ka. I forge pala. Tapos, enchant. Pag kinlik ko yan, diba? Meron na ako eh. Skill attack damage boost tsaka all attack damage boost. So, pwede kong itry ulit. Enchant. Tingin tayo. So, mas pangit. Diba? Kaya, itatapong ko na lang. If you don't apply, okay. Diba? Mas gusto ko yung dati. So, ganon. Isang magandang tip. Hanap pa tayo. Yeah. So, habang naka-lure, punta tayo dito. Anong pwede natin gawin? Inner force. So, ito. Ganyan ang gagawin ko dyan. Click ko yan sa source, field mission. Hanapin ko dyan, di ba? Pwedeng sa request. Hanapin ko dyan. Hunting, kung kaya. Ganon. So, yun yung mga pwedeng ways para lumakas ka, malagyan mo ng activity yung pagpapalakas mo dito sa game na to. Magic square. Wala na naman tayong space sa clan dito. Ito kasi yung ano eh, sub or sister clan. Ginawa lang natin kasi wala talagang space. Kailangan pa natin ma-unlock yung ano, pinaka tawag dito, alliance feature ng clan. Put sa ano, sa verbally or informal na alliance kayo, eh meron yung pinaka formal dito eh. So dito sa ano yan, sa tech, 'di ba? Kailangan natin maano yung mga yan. Diplomacy. Allegiance. Yan. Kailangan mong ma-unlock yan. Okay. Nakakuha ka? Dalawang beses na ako nag-level up. Ay, level up. Kala ko nakakuha ka ng drop. I mean. Yan. So, ano pa ba pwedeng gawin dito? Ito pala, no? Codex. Isang pwede nyong gagawin dito is codex. Kagaya nito, di ba? Yung codex, parang inaalay mo lang yung items mo. Tapos, pag naialay mo na sila, nakumpleto mo, ma-activate yung gusto mong stat. Di ba? So, here. Yung sa conquest pa, kuya. Pala. O, yung sa conquest. Teka, balikan natin yung conquest. Mag-lure muna tayo. Lure. Tapos punta tayo dito. So ito, di ba? May conquest din. Ito yung sinasabi niya na pag na-activate mo to through quest yata ito or level. Basta ganun, magku-quest ka rin lang naman talaga sa game na to eh. So, it will open up eventually. So, dito sa codex. Para lalo kong lumakas. Yan. Pwede mong piliin dito kung anong gusto mong stat. Diba? HP, MP, physical. Yan ba yung mga gusto mong ilagay? Or makuha. Para at least alam mo, diba? Kung ano yung stat na ibuboost mo. So, tataas yung gear score mo doon or power score. Lokot ng mga tagalor nila tayo. Kaya nga eh. O, loko. So far, mga ganyan naman yung iche-check mo. Daily task. Check mo din kung anong pwede mo makuha kagaya nito, di ba, sa daily task. Enter magic square. So, magkakaroon ka ng identification scroll. You can use it to enchant in the forge. So, yung, ano, basically, mag dailies ka lang, no? Mag-enchant ka a day. At saka, magic square a day. Nare-refund lahat ng gastos mo. So, hindi kailangan matakot mag-enchant. Every day, may chance ka pwede mag-enchant. Hanggang sa makuha mo yung gusto mong rolls. Kasi refunded sila eh. Kasi hindi lang naman na weapon ang pwede mong i-enchant. Diba? Enchant. Okay. Yung item mo. Ito yung mga ito, damit. Gaya nito. Merong knockdown resistance tsaka monster attack damage boost.
pwede kong i ano yan, i-reroll. Yung iba tsaka na kapag ano max na like 4 na yung number diyan. Baka na natin i ano sila, enchant. Pero pag rare ang i-enchant mo, yon ang medyo tagilid tayo. Oh, masakit 'yan, steel. Medyo 8k na dark seed, oh, dark steel lang nila. Mabigat ang ingredients na. Pag ito na, last 1 minute guys, 98%. Your time inside Magic Square ends in 60 seconds. So ang mangyayari ba, eh aabot ba tayo sa isa pang level at magle-level 34? Sa loob ng oras na meron. So lure pa tayo, lure, lure, lure. Dito natin ba natin? Ayan. 99%. Mukha magle-level up naman tayo. Ayun. So, nag-level up tayo. Maabot. Dalawa. Ayan. So, taka dalawang levels tayo ngayon. Goods na rin yun. Wait, magli-live party ako. Tignan natin kung ilan ang XP na makukuha natin pag solo. 12 seconds. Sana may mapatay. 500 na tayo. 300 yun. Sana may mapatay tayo para may makita tayo for science. 6 seconds. Ayun o. 682. Guys. So, compared. So, parang half talaga. So yun, kung kaya mong mag-solo, may mataas na level naman, lalo na kung crowded yung lugar, pwede kang mag-ano, mag-pa-level up that way. Pero mas masaya... Lalo na kung kaya mo naman yung ano, mga monsters. Tama, di ba? So ito, nakakuha tayo ng mga item. Ito, pang-craft ng weapon to, rare weapon. Ito, rare armor. Rare weapon. Rare armor. So ingredients sila. Ito naman, used to craft equipment. So, ito naman yung para sa mga yung pag nagle-level up ka, di ba? Nung mga tawag dito. Ayun. Ito yung mga ganyan. Mga training. Inner sa force. Inner force. Yan, mga constitutional force ata. Yan. So, ito yung uncommon lesser yin pill na kuha natin, di ba? O, pwede na tayo mag-level up ulit. So, marami talagang advantage yung silipin si Dump nyo dito. See? Baka may makuha kang ano, rare. Dito kay Dump yun. Nandito ako. O, teka. Ay, wala ako tayo sa party. Teka, party muna tayo. Pa-invite ako. Dampio. Okay, teka. Move to party leader tayo. So, si Dampio ang ating hanapin. Ito si Dampio. Blue Dragon Craftsman. Ayan. So, anong mangyayari dito? Meron check mo yung rare weapon kung meron ka nung ano. Weapon, kung may item. Ito, pwede na tayong, ano, malapit na. Ito na pwede mong i-craft yan, kuya. Anong kulang? Magic Square ulit. Rare Evil Mind. So, tatlo na lang ang kailangan. Pwede mo na, tatlo na lang pwede mong i-craft yan, kuya. I-click mo yung, i-click mo yung Rare Evil Mind. Tapos crafting. Tapos, move, go to crafting. Ayan, guys. So, tama. Ganun na lang, di ba? Pwede natin gawin yan. Ika-craft natin. Makakuha tayo ng tatlo. Diba? Rare Evil. So, craft natin. Pwede tayong bumalik dito. At ito, pwede na tayong makagawa ng ating first rare weapon. First you know. Rare weapon. So, check nyo rin lang kung pwede na sa inyo. Skill damage reduction dito. Wait, isa pa. Tingnan natin kung alin yung mas type nating weapon. Ay, magpa-click ni Damio. Ito. So, ito naman, skill attack damage boost. So, parang mas gusto ko yung skill attack damage boost versus skill damage reduction. Ano kaya mas maganda? Ano sa tingin mo? Damage reduction from skill o clear speed ang gusto mo? Skill clear attack speed. Damage. Diba? So, ano yung mas pangalawa pa din. Clear speed ang sayo? Oo. Ang palakas. Yan. So, pwede na natin gawin to. 10,000 dark steel. 50,000 na copper. O, yun. Craft na natin. Mayroon na tayong rare na weapon. Tama? Tara. Put na natin, guys. Backpack. Ito. So, yun nga lang. Mas malakas pa rin yung ating plus
ng ano ng ating green weapon. Pero a little bit of upgrade lang to, guys. Gawa pa tayo ng isang ganito, mas lalakas na ito, okay? Oh, so, pwede ka ulit kumuha diyan pag nakakuha ka ulit. Oo. So ganun lang, kung kaya mong puntahan dito. Ayan. Nakikita mo kung paano ka makakuha niyan. I-check mo lang Magic Square, 'di ba? So hopefully makakakuha ka niyan sa Magic Square. And yes. Tapos na kukuha din kay Dampio yung ano, yung kunwari marami kang Blue Dragon na ano nakuha. Yung rare na Blue Dragon, pwede ka rin kumuha ulit ng material na pang-craft ulit ng rare weapon. Blue Dragon? Oo. Alin yung blue, yung rare Blue Dragon? Ito kasi yung mahirap kunin eh. Diba? Oh, medyo mahirap na kunin yan. So, yung Blue Dragon Pulver ata yun. Nakukuha yan sa quest, tsaka sa ano? Sa quest, tsaka sa Raid Deadlock. Yung mga yon. Yung Blue Dragon, ibig mong sabihin, o may ingredient na panggawa nun? Hindi, nakukuha lang dun. Yung ano, yung mas mababa, yung uncommon na Blue Dragon, meron. Treasure pwedeng pang-craft din. Oh, sa box. Pwede nating makuha. Oh, yung box, yung rare Blue Dragon cover material ata yun. Oo. So, ganun na lang ang aantayin natin. Meron pa eh. O pangkuha na ngayon, pangkuha ng weapon tsaka armor o kaya accessory, ganun. Magic Square, Secret Peak. Teka, skip natin to para makita lang natin yung first clear na sinasabi ko. Sa raid pala yan, sa raid. Boss raid. So, nag-first clear ka na ba ng raid? So, ito, yung first clear. Yung boss raid? Ito, boss raid. Ako, hindi ko pa nagagawa yun. Hindi pa rin ako nagko-first clear. Ayun. So, pwede tayo mag-first clear mamaya. Ayan. So, ito, makukuha mo yung ano, robe. Diba? Pag natapos mo na first clear, meron kong items sa ganyan. Etcetera, etcetera. Dito sa ano yan. So, Heavenly Forsaken Sword. Dito, Yellow Dragon Robe. So, etcetera, etcetera. Pwede nyo na makita dito. So, pwede talaga ma-farm yung mga items, guys. Anyway, I think that is it for this video. Medyo mahaba na. Puro daldalan lang. Pero may mga ano naman, di ba? May mga makukuha naman kayong ideas. And I'll see you again next time. Kuya! And kapag ang ads ay interesado kayo, panoorin nyo na lang. Bye!